And finally, pag-usapan natin yung tatlong katotohanan pagdating naman sa objection. Okay, ito yung kailangan mong maintindihan pagdating sa objection. So, first of all, okay, pagdating sa objection, number one, ang objection ay buying sign. Almost every time, buying sign yan. Buying sign objection. Ibig sabihin nga, katulad nung binabanggit ko sa iyo kanina, na kaya nang nagbibigay ng objection ng mga prospect natin kasi nga, hindi nila naiintindihan, may misconception sila, or sincere talaga yung tanong nila, gusto nilang malaman yung sagot bago sila pumasok. Merong iba nagtatanong ng ganong objection, even though hindi naman nila, merong mga ganon eh, may mga prospect na itatanong yung gantong objection, pero hindi naman talaga nila objection yun. Gusto lang nila malaman kung marunong ka sumagot. At gusto nila malaman kung ano yung tamang sagot. Para pag tinanong sila ng ganun, may sasagot, masasagutan nila, di ba? Advance sila mag-isip. Advance ako mag-isip. May mga prospect na ganun, wais, di ba? Mautak. Ang objection is buying sign. Okay, buying sign siya na gusto nang bumili or gusto na sumali ng prospect. Kailangan mo lang masagot ng mga objection nito. So it's very important na marunong ka, master mo yung pagsagot ng objection. Ikalawa, prospects need to be educated. Katulad ng binanggit ko, misconception. Yung misconception, hindi nila naiintindihan. Yung mga nasa taas lang yung mayaman dyan, pyramiding yung ganyan. Hindi nila naiintindihan kung anong difference ng pyramiding. And ang pinaka-reason nun ay dahil sa mga scammers at mga unethical networkers. Okay, kung hindi dahil sa mga scammers at mga unethical networkers, hindi magkakaroon ng misconception ang tao na pyramiding ang network marketing, na scam ang network marketing. Okay, and hindi ko sinasabi yun para isisihin sila na masama kasi sila, blah, blah. Hindi, sinasabi ko yun as to give you a reason. Sinasabi ko sa iyo para maintindihan mo na it's normal. Hindi natin kasi makokontrol yung mga scammer, hindi natin makokontrol yung mga unethical networker. So, ang pinakamalaki na maiaambag natin sa industriya natin ay yung pagiging ethical natin. Yun na yun eh. Pagiging ethical ko, tuturuan ko yung downline ko maging ethical, turuan yung downline maging ethical, buong group mo namin ethical. Yun ang pinakamalaki may ayong bago sa network marketing. And ang balik sa atin noon, makikita ng mga tao, hindi pala lahat na networker pare-parehas. Mas magtitiwala sila sa mga katulad natin. Okay, so it's very powerful. So kailangan nilang ma-educate. May mga prospect, kailangan lang nila ma-educate. Kaya importante na, marunong tayo sumagot ng objection. And ikatlo, most objection ay smoke screen ng totoong objection. Smoke screen. So ano ibig sabihin? Merong talagang totoong objection behind the objection. So, ibig sabihin, very popular na objection ay yung pag-iisipan ko muna. So, smoke screen yun. Hindi talaga nila objection yun. Pag sinabi ng prospect mo sa'yo, pag-iisipan ko muna, ano sagot mo? Di ba? Usually, pag mga bagon, pag hindi naturuan, ano sasagot? Okay, sige, pag-iisipan mo ha. pag ganun yung ginawa mo, hindi na yun sasali. Okay, napakalabo ng sumali pa yan. Kaya very important na alam mo kung paano yung sagot. May reason behind. Ano yung pag-iisipan niya? Ano yung pumipigil sa kanya para sumali, para bumili? So yun yung kailangan mong alamin. Merong mga ganun. Same with the walang pera. Same with the walang pera. Diba yung explain ko sa'yo kanina lang na kung naintindihan mo yung value, kung nakita mo yung laki ng kapalit, hindi magiging objection yung pera eh. Diba? So, most of the time, may mga objection, mayroong mga real reason behind that. So, yun yung maituturo ko sa iyo dito sa training video na ito regarding sa objection. And kung gusto mo pang matutunan much more, so kung paano sumagot at paano ma-master ang objection, meron akong course na ginawa, Overcoming Objection. Dun, nilagay ko na yung lahat ng klase ng objection na na-encounter namin. And na-update yun, okay? Na-update yun. Lahat ng klase na objection na na-encounter ko, na-encounter ng mga downlines ko, then, paano mo sila sasagutin ng tama? Scripts. Okay, naka-script na. Hindi ko sinasabing copy-paste mo. Okay, hindi ko sinasabing copy-paste mo. Pag ako nagbibigay ng mga scripts, hindi kina-copy-paste yun. Kailangan mo maintindihan bakit yun ang sinasabi at bakit ginagamit yun. Pero at least may guidelines ka na. Alam mo na kung paano sagutin. Yung pag-isipan ko muna, wala akong pera, di ba? Papaalam ko muna sa asawa ko, busy ako, wala pa akong time dyan, next time na lang, sali ako pag kumikita ka na. Yung mga ganong klase ng objection, sinagutan namin lahat doon. And tuwing may bago kami na may encounter, dinadagdagan yun. Okay, so i-click mo lang, hanapin mo lang yung link sa ilalim nitong video na ito, Overcoming Objections Course. Hanapin mo lang yung link sa ilalim ng video na ito para matutunan mo kung paano ka makakasagot sa mga objections, sa lahat ng objections ng prospect mo. So, ayaw, marami ka natutunan dito sa video na ito, and feel free to like, comment, and share. Syempre, like mo kapag nagustuhan mo
Kung marami ka natutunan, like mo, share mo sa teammates mo, sa downlines mo na nahihirapan sa pagsagot ng objection. Share mo sa kanila tong video, libre lang naman. Di ba? Libre lang naman. And at the same time, kung may mga katanungan ka, comment mo lang dyan sa ibaba nitong video na to para masagutan natin yan. Malay mo, in the future, di ba, magawan ko siya ng video. By the way, kung gusto mong gawan ko siya ng video, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano. So namimili ako dyan ng mga comment na sasagutan ko kasi medyo madami-dami na din dati. Konti lang eh. Ngayon, nag-adjust na ako kasi dami-dami na rin eh. So lagyan mo lang hashtag itanong mo kay Serrano para at least alam ko na gagawin ko siya ng video in the future. So make sure like mo to, share mo to sa teammates mo and apply mo lahat ng mga natutunan mo. Once again, kung gusto mo pa matutunan yung pagsagot about sa objection, click mo yung link, hanapin mo yung link sa ibaba sa description ng video na ito, Overcoming Objections Course. So this is your friendly neighborhood, Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!